Sa panahon ng kasikatan ng mga rapper na sina Andrew E. at Francis M., ay may isang rapper na unti-unting ipinakilala kanyang sarili. Ang kanyang kahusayan sa paglikha ng orihinal na kanta na tulad ng "Sinaktan mo ang puso ko at hindi ako bakla" ay patunay na kaya nitong gumawa ng sariling pangalan sa industriya. Tara, ating kilalanin ang isa sa pinakasikat na komedyante na isa palang mahusay na rapper. Ito'y walang iba kundi ang nag-iisang Michael V. Meron akong barkada dyan sa Mike Longueta. Si Beethoven del Valle Bunagan o mas kilala sa pangalang Michael V. ay ipinanganak noong December 17, 1969. Ito ay Tubong, Malate, Manila. Si Michael V. ay di lamang rapper. Siya rin ay kilala bilang komedyante, impersonator, director, composer at singer. Ang kanyang mga magulang ay sina Cesar Felix Bunagan at Melba Balonzo del Valle. Ang ama ang pumili ng kanyang pangalan. Ito ay mula sa sikat na composer na si Ludwig van Beethoven. Ang nakakatawa dito ay di alam ng ama na ang Beethoven ay apelyedo pala. Ang kanyang palayaw na bitoy ay kinuha naman sa isang tauhan sa pambatang palabas sa TV na ginagampanan ni Bentot. Dahil sa panggagaya niya sa boses nito ay tinawag na din siyang bitoy ng kanyang mga kaklase sa high school. Nagtapos si Bitoy ng sekundarya sa Manila Science High School. Kinuha naman niya ang degree sa kursong Mass Communication sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Maraming beses na sumali ang ating bida sa mga contest sa TV. Isa sa mga ito ay sa Eat Bulaga, kung saan ay di siya pinalad na mapili ni Ogie Alcacid. Pero mahusay talaga ang tadhana. Akalain mo ba naman na maging isa siya sa co-host ng Eat Bulaga at maging matalik na kaibigan pa nitong si Ogie? Sa panahon ng kasikatan ng kanta ni Andrew E. na Humanap Ka ng Pangit, ay nagawang mag-compose ni Bitoy ng sagot dito. Ito ay may pamagat na "Maganda ang piliin mo. Ayoko ng pangit. Kung gusto mo ng pangit, huwag mo na kaming isabit." Wala pang kontrata sa kahit sino noon si Bitoy nang magawa niya ito. Ang kaibigan niya at kapartner sa paglarap na si Lady Diane, sa panahong iyon ay may imbitasyon ng Octo Arts para mag-submit ng kanyang demo tape. Swerte ng ating bida dahil ang kanyang kantang "Maganda ang piliin" ay di sinasadyang napasama sa demo tape. Sila ng kaibigang si Lady Diane ay parehong nakakuha na kanya-kanyang recording contract. Ang kanyang kanta at mga sumunod pa na album ay talaga namang sumikat. Nang pumasok na si Bitoy sa show business, ay nag-isip sila ng kanyang manager ng stage name na kanyang magagamit bilang rapper. Sa panahong ito ay sikat na sikat sina Andrew E. at Francis M. Kaya naisip nila na gumawa ng kaparehong pangalan. Ito ang Michael V. Pangalang mula sa kanyang paboritong international at local artist na sina Michael Jackson at Gary V. Taong 1991, makikita si Michael V. sa unang pelikula na Banana Split, isang comedy film ng Regal Films na pinagbibidahan ni Joey Marquez. Dahil sa kanyang husay, ay isinama siya ng Octo Arts sa mga prominenteng komedyante na sina Vic Soto, Ogie Alcacid at marami pang iba. Ang ating bida na si Bitoy ay namayagpag sa larangan ng pag-arte sa telebisyon at pelikula. Ang kanyang pagiging rapper at singer ay daladala pa rin niya hanggang sa panahong ito. Isa sa patunay nito ay ang paglikha niya ng mga parody songs na talaga namang tinangkilik. Isang halimbawa ang kantang "Gayahin Mo Sila", parody ito ng kantang "Hayaan Mo Sila" mula sa grupong X-Batalyon. Lubos na nakakahanga mula sa simpleng tao na ang passion ay ang pagrarap, umusbong ang isang artist, isang Michael V. Akalain mo yon, nagawa nitong makasabay sa mga legends ng Pinoy Hip Hop na sina Andrew E. at Francis M. Ang istoryang ito ay isa na namang inspirasyon na dapat nating tularan. Katunayan na pwede nating abutin ang kinalalagyan ng ating mga iniidolo. Kung mahal mo ang iyong ginagawa, ipaglaban mo, huwag ka agad susuko. Dahil kagaya ng mga sikat na artist ngayon, ay ilang beses din silang nabigo bago marating ang tugatog ng kanilang tagumpay.